Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin i-set up yung ating Huawei 5V5 router. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so kukonek muna ako sa wifi niya. Ayan. Ayan. Kung hindi nyo alam yung default password ng wifi niya na wireless net, ano lang siya? 8 na letter E. Okay? So, type natin sa address 192.168.100.1. Ayan. Dito na tayo sa admin niya. So, yung username natin guys is telecom admin. Tapos, yung password naman natin is admin telecom. Kabaliktaran lang siya guys. Okay? Login. So, pagka na-reset nyo na yung Huawei 5V5 router nyo guys, ganito yung lalabas. Merong service provisioning method. Okay? So, click nyo lang tong exit. Ayan, nandito na tayo sa homepage. Okay guys, so mapapansin nyo is the network status is abnormal. Okay, so kailangan natin ayusin yung kanyang upstream port. So punta tayo sa advanced. And then maintenance diagnostic. Ito may kita nyo, upstream port. Ayan, so ang default kasi na ito guys is naka-optical. So kailangan dito na gamitin is yung kanyang fiber connection. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon guys, yung LAN port niya, i-convert natin ng into WAN port. Okay? So, makikita nyo, optical, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. So, pipili lang kayo dito guys kung anong port yung gusto nyong maging WAN. So, ako pipiliin ko is yung 4. Then, click natin yung apply. Okay. So, ayan guys, wait natin yung router mag-reboot. And then, pag nag-boot up na siya, ibig sabihin, naka-apply na yung ginawa natin sa upstream port. So, mapapansin nyo rin guys, mawawala yung nagbiblink na kulay pula sa Huawei 5V5 nyo. Okay guys, so ayun, nag-boot up na siya. So, isasaksak ko na yung aking UTP cable sa LAN 4. Kasi ito na yung magiging WAN port natin. And then, kukunik ulit ako sa wifi niya. Ayan, connected na ulit tayo. Tapos, refresh natin. Ayan, nandito na ulit tayo sa admin. Tapos, retype lang natin yung username and password. Tapos, login. Ayan, so napansin nyo yung network status niya, normal na. Okay, so ibig sabihin, working na yung ating WAN port. Okay, so punta na tayo sa advanced. So, dito tayo sa WAN. Okay. Makikita nyo sa WAN configuration, ganito, blanco pa siya. So, i-click natin tong new. Ayan, ito yung makikita nyo guys sa basic information niya. Dalawa lang to guys, sa IPOE or PPPOE. Okay, so kung may PPPOE kayo na account, pwede nyo ilang in dito. Ayan, dyan. Lagyan nyo lang yung username niya, tsaka yung password. Tapos, disable nyo yung VLAN. Okay. Click nyo kagad yung apply. Automatic na yan guys, magkakaroon na siya kagad ng internet. Pero dito sa tutorial natin guys, IPOE yung gagamitin natin, which is yung DHCP or static. Okay? So, ito yung makikita nyo sa default nya guys. Una yung gagawin guys, i-click nyo lang tong enable VLAN. Kailangan naka-uncheck siya. Ayan. Tapos, dito, wala na kayong gagalawin dito guys. Okay. Kung gusto nyo i-static yung IP nyo, ayan, dito, ipi-fill up nyo lang itong mga to. Ayan. Ito, kahit pag nyo na ito galawin, guys. Okay? So, ako DHCP. Ayan. Click lang natin yung apply. Ayan, hintayin natin mag-process. So, ayan, meron na tayong One Internet RBID. Okay? So, mapapansin nyo, magkakaroon na tayo ng internet connection yan. Ayan. Ito, magiging connected na yan siya. So, ayan. Connected na siya, guys. So, try natin mag-Google. O, see. May internet na siya. Tapos, try natin mag-speed test.
goods na siya. So ngayon, ang gagawin naman natin is magpapalit tayo ng Wi-Fi name and password. So dito tayo pupunta sa WLAN. Okay, dito tayo sa 2.4G basic network. Okay, ito yung SSID name natin. Ayan, yun ang dito. Wireless net. So papalitan natin siya. Kung anong trip nyo ipalit guys, kayo na bahala. Sa password, ganun din. Then, i-click natin yung apply. Okay, dito guys, madi-disconnect yung Wi-Fi connection natin. Ang gagawin lang natin, magre-reconnect lang ulit tayo. Ito na siya. Ayan, auto-reconnect na siya. Ayan, may internet na siya. Ngayon, pupunta naman tayo sa 5G basic network. Okay? Ayan, itong 5G natin guys, papalitan din natin ito. Okay? So, lagay natin. Tapos password, kaya na ulit bahala. And then click apply. Ito guys, hindi tayo madi-disconnect kasi hindi naman tayo nakakonnect sa 5G. Okay, sa 2G kasi tayo nakakonnect. Okay, ito guys, na-apply na natin. And then mapapansin nyo, ito na yung SSID name ng ating 5G. And pwede na kayo mag-connect dito guys. So, to try natin. Ayan. So, connected na siya. Try ulit natin mag speed test. Google speed test. So ayun, connected na tayo guys at may internet na tayo. So yun lang guys, dito sa iba wala na kayong kailangan galawin dito. So kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.